Kamusta mga kaibigan? Ang ating mundo ay may nararanasan na mga alita ng bansa na pwedeng humantong sa World War III. Alam naman natin na isa ang Pilipinas at China na nag-aagawan sa West Philippine Sea. Huwag naman sana tayo humantong sa gera mga kaibigan. Isa pa dito ay ang Russia na pwedeng magsimula ng World War III ngayon. Ano ang mangyayari kung ang pinakamalaking bansa ay gustong dagdagan ang kanilang teritoryo at kapangyarihan? Maaaring makipagdigmaan ang mga ito. Anong bansa ang unang lulusubi ng Russia? Ano ang mga plano nila sa pag-atake? At ano ang mga pinakamalakas na armas ng Russia? Yan ang ating alamin. Ano ang mangyayari kung simula ng Russia ang World War III? Dito yan sa Kinuwento TV. Ang Russia ay umaabot na sa 1/8 ang lupain na pwede nilang tirahan sa ating mundo. At ngayon nakatutok naman sila sa katabi nilang bansa na Ukraine. Noon pa man ang Russia at ang Ukraine ay meron ng alitan. Kamakailan lang ay sinakop ng Russia ang Ukrainian Peninsula, Crimea, at nagkaroon ng rebelyon sa Eastern Ukraine. Ngayon, ayaw ng Russia tulungan ng NATO ang Ukraine. Gusto nila tanggalin ang NATO sa Eastern Europe. Kahit na hindi kasali ang Russia sa nagdedesisyon sa NATO, ngunit dahil isa sila sa may pinakamakapangyarihang militar sa mundo, iniisip nila na pwede sila magdesisyon at gawin ang gusto nila. Pero sandali lang, siguro napapaisip kayo kung ano ba yung sinasabi ko na NATO. Ang NATO ay ang North Atlantic Treaty Organization. At sa ngayon ay meron itong 30 members. Ang Amerika, Canada, Netherlands at United Kingdom ay ang ilan sa mga miyembro nila. Ang layunin ng NATO ay panatilihin ang kapayapaan at siguraduhin na wala sa alyansa nila na susugurin o sasakupin ng kahit sinong bansa, katulad ng ginawa ng pagkuha ng Russia sa Crimea sa Ukraine. Sa ngayon, hindi kasali ang Ukraine sa NATO, subalit nagbigay sila ng interes sa pagsali dito. Ito ay hindi nagustuhan ng Russian President na si Vladimir Putin. Si President Putin ay medyo natakot na sinasanay ng NATO ang mga Ukrainian na sundalo. At ilan pa sa mga miyembro nito ay sinusuplayan ang mga sundalo ng Ukraine ng mga armas. Dahil doon, nagbanta ang Russia na magsisimula sila ng digmaan. Ang Russia ay mayroong defense budget na $42 billion. Ang laki ng budget ng Russia para sa kanilang mga sundalo. Ang mga sundalo ng Russia ay nasa 3.5 million ang dami. At meron din silang mga tangke, nasa 13,000 naman ang mga ito. Wala sa kahit sinong bansa ang merong ganyang karami. Ang Russia ay meron din 27,000 armored vehicle. At ito ang nangunguna sa buong mundo na merong 4,465 artillery guns. At syempre, meron din silang nuclear na isa pa sa kailangang problemahin. Ito ay 6,257 lahat. Ito ay maaaring paliparin gamit ang aircraft, submarine o mga missile. Subalit, kung sakaling umatake ang Russia, ito ay hindi magsisimula sa lupa. Malamang ang unang atake nila ay manggagaling sa himpapawid. Maaari nitong sirain ang mga istasyon ng kuryente, mga tulay, mawasak ang mga riles ng tren. Maaari rin ito mapabagsak ang ekonomiya ng bansang kanilang aatakihin. Karagdagan dito, ang hukbong pandagat nila ay mahirap talunin.
ang mga nuclear submarine pa lang nila ay napakalakas na. Kung sakaling aatakihin ng Russia ang Ukraine, malamang ang NATO ay tutulungan ang Ukraine. Subalit, ang Russia ay may mga sariling mga kaalyado. Ito ay miyembro ng Collective Security Treaty Organization o CSTO. Ito ay grupo ng anim na dating Soviet states na alyansa katulad ng NATO. Andyan din ang Cuba sa tabi nila. Kung sakali na magkadigmaan, ang Cuba ang susi para sa mga Russia na sundalo para makapaminsala sa Amerika. Talaga namang nakakatakot kung makakakita ka ng nasa 100,000 na mga sundalo ng Russia. Subalit, ang digmaan na ito ay hindi para sirain ang buong bansa. Malamang ang Russia ay may mapapakinabangan dito. Maaaring ang likas na yaman o pwede rin tungkol sa mga politika. Kahit ano pa yon, ang plano nila ay gumawa lang ng sapat na pinsala para mapakita lang nila ang kanilang punto. Sa kaso naman ng Ukraine, maaaring bumagsak ang ekonomiya ng Ukraine. Magagawa ng Russia yon sa konting pag-atake lang nila. Tsaka, ang pakikipagdigmaan ngayon ay hindi nakatulad ng pakikipagdigmaan noon. Maaaring gumamit lang ng mga drones o sa tingin nyo ay pwede rin ang mga hacker. Mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa ating kinuwento? Kung hindi sila magkakaintindihan, maaaring magsimula ang gera. Kapag nangyari yun, tayong mga sibilyan lang ang kawawa. Kaya para sa gobyerno natin ay huwag sana basta-basta pumasok sa gera. Dito na natatapos ang ating video. Kita-kits ulit hanggang sa susunod pa nating ikukwento. Salamat!